mga chongs, welcome back to Rode TV. Ano nga ba purpose nitong video na gagawin natin? Wala, mag-shoutout na ako. Sina-shoutout ko nga pala si Ichi D. Guzman. Pinapa-shoutout niya si Omel, yung lagi nagtatapon ng lighter na walang ulo sa kanila. Uy, Omel, tigil-tigilan mo yan. At sa best friend kong frontliner na si Brenda Jesus, salamat sa iyo bro sa paglilingkod mo sa ating bayan. At best friend ko din si Ronaldo Candido na basher ko. At kay Mac James. Kay Mac James na laging sumusubaybay sa ating walang kakwenta-kwentang bagay na pinag-uusapan. Salamat sa iyo, brother. At lagi kang nanonood ng mga video. Sana i-share mo lagi ang mga video natin, no? Hungry Daruma, mga Japanese cuisine nila. I-check niyo po 'yan sa Facebook. Nandiyan po sila sa Facebook. At 'yan, napakasarap po niyang Hungry Daruma na 'yan. Tingnan niyo na lang po sa page nila. At saka yung Pares Restaurant nasa Makati 'yan. Yung mga mahilig sa Pares dahil ECQ, GCQ, nagdi-deliver din po sila. Check niyo na lang po yung page nila, no? At saka yung Atsara ng Ina Mo, yung produkto na ginawa namin na ubod ng sarap. Napakasarap niyan. Lahat ng umay mo sa buhay, matatanggal niyang atsara. Na-shoutout ko rin yung bayaw ko, si Ferdinand Sanchez, na nag-sponsor sa akin ng brown rice. Salamat. At saka si Ryan Del Rosario, brother. Salamat doon sa sabitan ng bass guitar. In-sponsoran mo. Salamat sa pag-sponsor niyo sa akin. Kahit wala namang kakwenta-kwenta itong mga pinagsasabi ko. Well, ang totoong purpose nito ay gusto ko lang i-share yung application na ginagamit ko dun sa mga background music ko sa mga video ko. Kung mapapansin nyo, yung mga video ko, meron siya mga background music. Ang sikreto nito, ako lang gumawa. Itong application na to ay downloadable through Google Play. Hindi ko alam kung nata-download siya sa iOS o sa Windows. Pero try nyo rin. Check nyo kung nata-download siya doon. At hanapin nyo yung BandLab. Hindi ito sponsored ng BandLab, pero gusto ko itong i-recommend para makatulong naman to sa iba na gustong gumawa ng sarili ng music. O laging topic is yung paano yung copyright. Pabinsan yung mga YouTuber o yung mga tao gusto nila kumuha ng music sa YouTube o magkaroon ng background music para hindi nila yung mabublema. Ito ng kasagutan. Panoorin yung video na to at tuturo ko sa inyo kung paano ginagamit ang BandLab. Hindi naman ako masyadong eksperto dito, pero bibigyan ko lang kayo ng features and functions kung paano to ginagamit. Pakita ko sa description sa baba ano yung channel ko doon. Meron akong channel doon na marami na akong ginawang tracks. Yun yung mga pinagpipilian ko sa mga video ko. Yun yung ginagamit kong background music para wala ka ng problema sa copyright. Tsaka yung mga mahilig sa mga music, yung mga, kasi dami ko nang tinignan na music application, mga downloadable, tsaka yung mga notes. Pero ito yung pinaka nagustuhan ko talaga eh, kasi pinyang features na masusulit mo talaga. Tsaka libre lang siya sa Google Play. Tignan nyo, panoorin sa video na to. Paano ginagamit ang BandLab? Huwag nyo kalimutan mag-subscribe ha. So ito na mga chongs. Ito yung BandLab na sinasabi ko. BandLab. I-search nyo lang siya sa Google Play. Ayan, yung BandLab. Meron na kasi ko nyan. Kaya, yan. Yan yung itsura niya. BandLab. Okay? Yan. Yan yung mga related related applications niya. So, umpisa natin. Sa pinaka-umpisa. Shoutout nga pala sa Lupango Family and Lim Family. Ito na po yung BandLab. Yan. So, meron akong mga test dyan. Ayan, itsura niya. Project album. Yan po ang aking channel dyan. Ayan yung mga tracks na pinapanood o ginawa ko. Ayan. Mga title niya. Nagtitindi, brad. Ayan, oh. Ayan yung ibang ginagamit kong intro. Ayan. Ayan. BandLab. Kakaroon ka ng mga fans dyan. Actually, pwede kang kumita rito eh. Hindi ko lang sinesearch kung paano. Pero pwede kang kumita rito eh. Parang magkakaroon ka ng mga fans. Pagka maganda yung mga tracks na ginawa mo. Sobrang komplikado ng ibang features nito. Kaya hindi ko masyadong kinakalito. Hindi naman tayo techie. Pero siguro pag may masyado tayong mahabang time, isesearch natin yan. Nakikita mo, di ba? May mga options siya. Yan yung mga pwede mong gawin dyan. So, pwede ka mag-apply ng mga music through this features. Ayan. Import tracks. Ipigyan ko lang yung example. Ayan.
Yan yung mga example na tracks ko. Sinave ko na. Hindi ko alam kung paano gamitin ito eh, pero sa tingin ko malaking tulong nito, lalo na dun sa mga music enthusiast. Yung mga makakalikot lang, malilikot ang utak. Pwedeng pwede niyong gawin to, no? Yan, yung mga itsura niya. Hindi ko pa ginagalaw yan eh. Hindi ko kasi alam kung paano gamitin yan eh. Hindi naman ako masyadong techie sa mga ano, alam mo na, application. Yan, yung itsura niya. Kung magre-record ka ng audio track na voice, pwede mo siyang i-record dyan. Yan. Yung mga parang ano, yan. Discard mo lang pag di mo gusto. So, yan. Mid instrument or MIDI instrument. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niyan. Pero ito parang mga pre-uploaded na to na background music o mga instrument sounds. Yan. Pwede mo siyang pindot-pindotin parang DJ-DJ ka kuno. Malaking tulong to kasi lalo na yung mga gustong gumawa ng sarili nilang music o mag parang magre-recording ka o ano, mahilig kang gumawa ng original mo na music. Yan, makakatulong sa inyo yan. So yan, discard mo lang pag di mo gusto. So mapunta tayo sa iba naman para makita nyo lang yung itsura nitong application na to. Ito yung pinapaborito ko, yung looper. Kasi itong looper na to, meron na siya mga pre-uploaded na parang music niya. May iba't ibang genre yan. Pwede niya pagpilian. Sobrang dali nitong gamitin kasi andun na lahat ng kailangan mo. Yan, makikita mo. Mga pangalan niya. Ida-download mo lang siya. Yan. So, subukan natin. Pop R&B. Hip-hop tayo. Sa mga medyo magagandang beat naman. So, umpisahan natin dito. Basta testing lang. Hindi tayo gagawa ng masyadong magandang music. Testing lang. Hanap tayo ng magandang genre. Kita niyo yung mga genre na yan. Yan. Okay. Sige, subukan natin to. Download muna natin. So, pag nakita niyo pack downloaded, pwede na to. Yan ang magiging itsura niyan. Ang tama, may bass, drum, effects, synthesizer. Hindi ko masyadong kabisado kung paano ginagamit to, pero malaking tulong to. Yan, pwede nyo gamitin tong feature na to kung gusto nyo ng medyo kakaibang sound. Meron siya, yan, drum. Okay. So, pwede mo siyang umpisaan dyan. Ako usually, tinetesting ko muna lahat ng sounds niya para malaman ko kung anong klaseng beat meron siya. Okay. So, pwede mo siyang umpisaan dyan. Ako usually, tinetesting ko muna lahat ng sounds niya para malaman ko kung anong klaseng beat meron siya. Tapos pag hindi naman kayo masyadong music genius o ano, parang hindi kayo masyadong magaling sa music, meron siyang parang mga tutorial sa YouTube din siguro. Pwede mo siyang gawa ng metronome. Dito sa mga musikero talaga alam nila yung metronome na yung ano ibig sabihin niya. Parang yan yung guide mo para dun sa beat tsaka sa bilang ng nota o ilang na ginagamit ng mga musikero para makuha nila yung tamang tempo o tiempo sa music na to. Sana napapakinggan nyo. Sana marinig nyo itong mga beat na to. Example lang yan. Marami pa. Sobrang dami pang pwedeng explore dito sa ano na to. Yan. Example yan. Diba? Gusto mo ng isang straight lang na music. Nakikita mo yung umiikot-ikot na yan. Yan yung tempo. So, kada ikot niyan, yan, kailangan sabay-sabay yan para magtugma-tugma yung ano mo. Hindi ko naman sinabi na download mo to para makakuha ka ng pre-uploaded music. Siyempre, gumawa ka rin ng paraan paano mo gagawin yung sarili mong music, di ba? Yan, ito is guide lang para magawa ka ng original music mo. So, yun. Tahan nyo na. Isa pang maganda dito kasi, may iba't iba siyang genre. So, halimbawa, meron kang cooking show, pwede kang gumawa ng parang mga Latin na music o mga samba na music. Halimbawa, mga gusto mo lang ng mga montage doon sa video mo, pwede kang gumawa ng mga background na mga angas. Oo, ang dami ko ng audio tracks na ginawa dito. Hindi ko na mabilang, parang mga lampas 50 na yata. Meron na rin akong mga konting fans sa ibang bansa na nakikinig dun sa mga tracks ko. Inaabangan nila, nakakatuwa lang.
pero hindi pa naman sobrang dami. Meron din mga gustong makipag-collaborate sa akin, hindi ko lang binibigyan ng oras kasi medyo busy tayo, hindi natin pwede laanan masyado ng oras yan, no? Pero pag may time siguro. So yun nga mga chunks, no? Nakikita nyo naman ang itong mga tracks na ginagawa natin, eh medyo parang masarap sa tenga, masarap magkape-kape o habang nagta-travel ka. Kaya kung medyo malawak yung imahinasyon mo sa paggawa ng music, sobrang laking tulong nitong application na to. Simpleng-simple lang yung mga gagawin mo, no? I-download mo lang siya sa Google Play, check mo kung available sa iOS, tsaka ito na, sundan mo lang tong mga video na pinapanood mo ngayon, tsaka syempre, mag-subscribe sa channel ko. So yun mga chongs, nakita nyo na kung paano gamitin ang Bandcamp. Hindi naman to parang application na nadadownload yung music, pero kailangan mo rin gumawa ng music. Gamitin mo rin yung talent mo. Pwede ka maging parang DJ o sabi. Di ba nakakatuwa siya eh. Hindi ko pa masyadong na-explore to, pero ang dami ko nang nagawang tracks dito. Pwede nyo gamitin tong application na to. Mag-create kayo ng music, sarili nyo music. Ire-recommend ko yung Bandcamp na yan. Sana ma-sponsor tayo ng Bandcamp. Pwede ka nang maging sikat din sa industriya ng Bandcamp kasi maraming taong gumagamit. Hindi ko pa siya na-explore eh, pero nakakatuwa rin siya eh. Tsaka yun nga, feeling mo DJ ka. So, sana may natutunan kayo sa video na to, mga chonks. At panoorin nyo si Isko TV. Si Utol, gagawa uli kami ng mga video sa susunod. At pag-usapan natin mga bagay-bagay. O yung mga videos namin ni Isko TV. At yung mga iba pa namin video na pwedeng ilabas. Salamat! Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Sana ma-appreciate yung mga sinishare na rin dito. Ayan nga, mga chongs, don't forget to subscribe, hit like, hit the bell button below, share nyo tong video na to, panoorin nyo po yung mga ibang video natin, mga upcoming videos natin. Salamat, keep safe, bye!